Pilipinas, ang oras po 6:36. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco, at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV, at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At kami po ang inyong mga nakakasama tonight. Live na live ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Aba, ilang tulog na lang at swell day na, Attorney Cam. At June 1 na ulit. Kalahati na po ang taon, no? Kumusta naman? Meron bang mid-year bonus? Palagay ko itong mga nasa gobyerno, Attorney Cam. Would you confirm this, Ate Sherry Marasigan? Kung meron. Ate Dr. Joanne Serrano, Dr. Sherry Marasigan. Paki-confirm nyo nga kung merong mid-year bonus ang mga taga-gobyerno. Pero yung mga iba, Attorney Cam, ay nakatanggap na. Wow! Pero bukas po, kasado na ang taas presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon po sa Oil Industry Sources, magmamahal ng 40 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at gasolina, habang 30 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang taas po ng presyo ay bunsod ng paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at planong pagbabawas ng produksyon ng OPEC, o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Eto naman, panyera, bahagyang lumilihis naman po pasilangang hilagang silangan ang bagyong Aghon sa bilis po na 10 kilometro bawat oras. Posibleng lumabas na po. Good news po ito ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Miyerkules ng hapon o gabi. Signal number 1 na lamang po sa ilang lugar dito sa Luzon, kabilang po ang Eastern Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, Isabela, Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang na po ang Polillo Island at Camarines Norte. Dos Kumpanyera. Paalala din po para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga nasa landslide prone areas, flood prone areas, no? Kapag ka po may warning ang ating local government units, ang ating local government officials, dahil sila po ang nakakaalam sa inyong lugar, wag na pong magpatumpik-tumpik. Mas importante po ang buhay kaysa sa ating mga ari-arian. Ang ari-arian ay nababawi pa, maaari ka makapag-acquire ulit, pero once mawala ang buhay, hindi na po yan mapapalitan. Dos Kumpanyeras. And kudos din po ha sa may NDRRMC. Ayan, dahil sila lang po ang nagte-text sa akin na gustong-gusto ko na hindi naka-save sa number ko. Lagi silang may update. Congratulations po. Salamat. Yeah. Bakit ikaw meron? Bakit ako wala? Selos ako dun. Selos ka. Pero mabuti na. Sana yung ating mga kababayan din, hindi naman late, Attorney Cam. Kasi pagka minsan, nakatatlong oras na saka pa mag-detect yung NDRRMC tungkol sa sa linog. Alam mo yung linog? Earthquake. Pero mabuti yan. Anyway, tatalakayin po natin ngayon yung tungkol sa delayed or late registration para sa mga walang birth certificate. Yung mga kapareho ni Mayor Alice Go. Yung iba, kagaya niya, 17 years old na daw siya na i-register. No? Hindi po natin tatalakay yung political aspect or nationality ni Alice Go. Pero pag-uusapan po natin yung may mga problema. Kasi sinasabi, Attorney Cam, mahigit 3 milyong mga Pilipino ang hindi rehistrado or walang birth certificate. At marami dito, or marami sa ating mga kababayan, lalo na sa mga na remote areas, no, ay namamatay na walang birth certificate at namamatay din ng walang death
Certificate. Dos kumpanyera. Kaya naman kapag kapo ganito, ano ba ang pwede niyong gawin? Mm-hmm. At may pagkakataon na attorney ka man, walang birth certificate, pero merong death certificate. Mm-hmm. O meron din dinideklara for death purposes dahil kailangan ang death certificate kapag ka, ililibing, di ba? No. So, may mga pagkakataon na attorney cam, no? Gusto pang kumbaga kailangan ng birth certificate kahit namatay na dahil, no? May mga properties na nakarehistro sa pangalan ng namatay. Kapag ganito po ba, maaari pa ninyong iparehistro ang isang taong namatay na dos kumpanyera for purposes of paglilipat ng title o ng registration ng property sa pangalan ng kanyang mga tagapagmana. Abay, kailangan po ito. Mm-hmm. Anyway, yan po ang ating tatalakayin tonight. And also, we have a bonus question sa katanungan na ang tanong, Attorney Cam. Ito sa mga gusto pong sumali sa ating Malakas Online promo, anong dokumento ang dapat isubmit sa local civil registrar kung walang entry ng surname o may iba pang kulang na impormasyon sa birth certificate? At ang sagot po niyan, no, ay makukuha ninyo as we go along. In fact, no, ito po common din ito, Attorney Cam, no, walang apelido o walang middle name o kaya naman ay walang birthday, na? So kapag ka po ganito, in fact, hindi na po ninyo, especially apelido, Attorney Cam, hindi po ninyo kailangan ng abogado para dito. Yan. So ito, Attorney Cam, ay practical, no, na solusyon, no, para po sa problema ng ibang may ibang kulang sa kanilang birth record. Dos kumpanyeras. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, magandang gabi po muna. Ito ay kasi if you noticed, replay po kami last week, meron lang po kaming mga kabisihan sa buhay. May mga pinuntahan po kami na mga problema. Di ba? Oh, problema yung pinuntahan ko, panyera. Hindi naman problema yung pinuntahan ko. Pero magandang gabi and happy belated birthday kay Mama LV. Ito ay mama ni Attorney Joey Rivero. So happy, happy birthday sa'yo, Mama LV Rivero. Tama ba ako, Rivero? Or mama ito ni Mrs. Magandang gabi sa iyo, Attorney Joey Rivero. At syempre, Attorney Cam, yeah, meron pang ibang mga nanunood sa atin, regular na nanunood, especially si mga taga Rizal, Laguna, Attorney Cam, si Tito Pepito at Tita Helen Oriquia dyan sa Rizal, Laguna. Magandang gabi din po kay Tita Beck at saka kay Tito Bert Marasigan dyan sa Los Baños, Laguna. At dadamay ko na din ate Dr. Joanne Serrano, ate Sherry Rose Oriquia at ate Sherry Marasigan. Ito yung mga nakasama ko nung weekend, Attorney Cam. Attorney Cam, go on. Ito, batiin ko naman din yung mga nakasama ko nung weekend dyan po sa mga Ilocos Norte. Mm-hmm. Ayan, sila Baklig family and of course, Dumlao family, Kila Pastora, and yung mga nanonood po sa atin ngayon, Marlene Copino, si Attorney Nick Malasig. Ay, oo. Biglaan kaming nagkita, coincidence lang. Magandang gabi rin sa'yo. At pinsan mo ang wife ni Attorney Nick. Oo, ayan. Henry Dolohan ng Butolan Zambales, Jerry Sumagaysay and Ria Soto. Magandang gabi po. At syempre po, gusto po namin magpasalamat sa inyo, ano, dahil sa latest survey, nangunguna po sa time slot, no? Yung 6:30 to 7:30, nangunguna po sa ating time slot ang Dos Kumpanyeras. Of course, dahil po sa inyo. Dos Kumpanyeras. Syempre, paminsan-minsan magyayabang po kami. Oo, thank you so much. At dahil din po ito sa inyo, bilang pagkilala po sa pagsuporta ninyo sa ating programa Dos Kumpanyeras, kasi hindi tayo magna-number one kung hindi tayo sinusuportahan ng ating mga kababayan. Thank you so much and syempre magandang gabi po sa inyo, Phil Barbie at Maria Teresa Lazaro, Daddy Ruel Resho, Herminia Villaluz, Angelito Ronquillo. Magandang gabi po sa inyo. Tinatanong niyo bakit matagal sa correction ng apelido. Depende po sa sitwasyon ng correction ng inyong apelido. At tatalakayin po natin yan sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Again, ang tanong, anong dokumento ang dapat isubmit sa local civil registrar kung walang entry ng surname o may iba pang kulang na impormasyon sa birth certificate? Take note po ha, ang pinag-uusapan natin ay kulang, hindi mali, no? Kasi magkaiba po ang maaring maging solusyon sa inyong problema
depende po sa problema. Ayan. So dapat ay swak ang inyong solusyon sa inyong problema. At magbabalik pa po ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Eras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin tungkol doon sa delayed registration. Hindi po kagaya ng kay Mayor Alice Go. At saka yung mga iba po kasi na alam mo sa probinsya panyera, yung mga pinapanganak ng hilot. Oo, mga kumadrona. No? Minsan, dahil medyo may kalayuan sa bayan, hindi na naipaparehistro. O kaya naman, Attorney Cam, nagkaroon ng sigalo. No? Si nanay at tatay, no? Nakakaligtaan na. Pinapabukas-bukas hanggang sa makaligtaan na ang pagpaparehistro. Kaya yung iba, malaking problema kapag si Neneng o si Totoy ay mag-aaral na. Dos Kumpanyeras. Pero wag ka, Attorney Cam, maagap sa binyagan dahil merong ninong at ninang. Yes. May mga iba naman panyera ang kanilang sitwasyon, ang ginagawa pag inaampon, ginagawa po delayed registration. Yes. Or in fact, meron po talaga siyang birth certificate. Yes, merong talagang proseso po kung kayo po ay gustong mag-ampon, wag po ninyong idadaan sa tinatawag na simulated birth, no? Simulation of birth records. Ito yung anak ng iba, no? Na irehistro na, in fact, no? Pero ipaparehistro uli at ang pangalan ng mga magulang ay yung unang nag-aampon, no? Mali po ito. Ito po ay isang krimen na napakataas din ng parusa. Pero if you are in this situation, meron pong tinatawag na Birth Rectification Act hanggang 2029, if I'm not mistaken, yung panahon para ayusin po ninyo yung record. Lalabas dyan, dadaan sa tamang proseso ng pag-aampon at mawawala na din kayo ng criminal liability. So ito po yung pagkakataon ninyo na maitama. Bakit importanteng maitama ninyo ito? Dahil po kapag dumating yung oras, no, nasabi nga ni Attorney Cam, may mategi boom boom kayo, mawala kayo sa mundo at kayo ay mga may naiwang properties, pag-uugatan po ito ng awayan. Bakit kanyo? Kasi may record yung inyong inampon, no, inaruga, na nakapangalan sa inyo. Pero pwede po itong questionin ng inyong mga kamag-anak. Halimbawa, yun lang ang solong anak, yung anak-anakan lang ninyo, ang supposedly anak ninyo. Yung mga kapatid ninyo na may interest dahil in default, no, kung wala pong legitimate na descendants, ibig sabihin walang anak o walang apo, pupunta sa magulang. Kung nawala na po si magulang, so yung mga kapatid na po ninyo ang magmamana. And therefore, syempre, sina tita at tito, no, yung mga kapatid ng magulang na nawala, abay, andaling questionin, patutunayan lang nila, ito pong batang ito, anak po ito ni ganito. So, mawawalan po ng saysay yung mga pagpupundar ninyo na para sana sa inyong itinuring na tunay na anak. Dos Kumpanyeras. Meron pang mga instance panyera na kung saan naman yung mga certificate, no, yung birth certificate, dalawa-dalawa. Yes. No? Paano yun? So, kasi may mali. May mali. So ang ginawa, tatamain sa pamamagitan ng bagong record, which is wrong. I-delayed registration na lang para ito, meron ng bagong record. By the way, kapag ka po nasa ganyang kayong sitwasyon at kukuha kayo ng passport, no, mabubuking at mabubuking dahil system-wide na kasi, no, yung ating registration. Ibig sabihin na verify po with the Philippine Statistics Authority. Kapag ka po ganito, obligado pa din po kayo na gamitin ang inyong ang pangalan na unang nairehistro. So wala pong silbi yung second registration ninyo. In fact, no, kapag ka po may maghahabol, maari pa rin po kayong makasuhan because falsification of public documents ang ginawa ninyo. Delikado po yun. Isa po itong krimen. May parusang kulong. Dos Kumpanyeras. Anyway, dakuan natin itong ating main topic, Attorney Cam. Kapag ka po kayo, no, ay hindi na irehistro, nakalimutang iparehistro. Ako, forgotten. Oh, 19 forgotten. Kapag ka po ganito, no, ay meron pong required na process. So, hindi po ibig sabihin na hindi kayo na irehistro, ay hindi na kayo pwede magparehistro. Meron po tayong tinatawag na delayed registration or
late registration. Kailangan lang ninyo, unang-una, Attorney Cam, unang-unang requirement ay apat na kopya ng Certificate of Live Birth na duly accomplished. Ang mga forms po na ito, makukuha po ninyo sa local civil registrar kung saan po ipinanganak ang ipaparehistro. Ayan. Dos kumpanyeras. Meron ding requirement, Attorney Cam, na affidavit of delayed registration na nakalagay doon sa likod, no? Sa likurang bahagi ng Certificate of Live Birth. No? Ito ay pwede pong gawin ng nanay nung irirehistro, nung nung tatay, o kaya naman ay ng guardian. Oh, pwede, no? Rin yung ano, yung siya mismo kapag siya ay 18 years of age na. So, syempre, yung detalye ng ipinaparehistro, name of the child, name of the person kasi hindi na child, o kaya yung date and place of birth, gayon din kung ito ay legitimate o kaya naman ay illegitimate, o kaya naman may isa pa tayong status, legitimated. Ano ba yung legitimated? Noong ipinanganak ay hindi mag-asawa. Hindi pakasal sina nanay at tatay. Pero wala namang problema para sila magpakasal. No? Nag-ipon-ipon pa ng panghanda, pang trahe de boda. Correct. Sa pampakasal, mahal din po. Mahal din kasi magpakasal. Ano? Eh, nung nakaipon na nagpakasal. So, ibig pong sabihin sila yung pwedeng ma-elevate sa status ng legitimated. Nagiging legitimate sila because of the marriage, no? Mm-hmm. Kahit pa sila ay illegitimate nang sila ay ipinanganak. Dos kumpanyeras. Ayan, syempre kapag kapo ganito, isasama na din yung marriage certificate ni nanay at tatay. Mm-hmm. Ito po yung mga requirement kapag ka below 18. Eh pero pag naka-18 na, no? Eh, hindi. 17 pala si Mayor. Nung siya nagpa-register. Pero yung pareho pa rin po yung mga certificate na kailangan or mga documents na kailangan niyo. But, no, kung halimbawa pong may asawa na, kasi di ba, may iba, 18 pala nag-aasawa na dahil gustong magkaanak ng mas bata para body-body lang sila ng kanilang anak, no? Merong mga ganitong gusto talaga. So, kailangan po yung marriage certificate noong magpaparehi o nung ipaparehistro pa lang. Dos kumpanyeras. Siyempre ilalagay din doon, ano yung rason bakit na-delay ang pagpaparehistro ninyo ng inyong kasi kapanganakan? Kasi iminamanda to po, ano, sa ilalim po ng batas, yung 1930 na batas, no? I forgot the exact number noong batas na ito. Act number, hindi ko matandaan, Attorney Cam, maalala ko yun maya-maya, no? Ay minamandato po na within 30 days, dapat ay maiparehistro ninyo ang kapanganakan ng isang bata, ng isang sanggol. Kapag ka po, hindi ninyo naiparehistro, no? Eh meron po itong penalty. Yun nga lang, napakababa dahil nga po 1930 pa po itong batas na ito. Dos kumpanyeras. So ayan, yung mga iba panyera, no, mga halimbawa po, pinapanganak sa hospital, tapos kinukuna na po ng mga requirements, mga marriage certificate and everything. So yung hospital na po ang nagpa-process nito, kasama na sa parang binayaran mo ito, panyera, no? So hihingi ka na lang ng kopya mismo dun sa hospital at saka pag after 6 months, no, yung PSA na. Yes. So merong mga iba panyera na kapag halimbawa hindi kasal, ang kailangan na mag-asikaso ng mga requirements, isasubmit po sa may local civil registry office is yung magulang, isa sa magulang. Isa so usually tatay. So, by the way, ano, kahit pa po hindi kasal ang magulang ng batang ipaparehistro, sa pamamagitan po ng batas, itong tinatawag nating Revilla Law, no, 2004 if I'm not mistaken, pinapayagan na po, no, ang isang bata na dalhin or iparehistro gamit ang apelyido ng kanyang ama, provided meron po siyang affidavit of acknowledgement o kaya naman ay affidavit to use the surname of the father. Or kung sakasakali man, kung si tatay mismo ang nagpaparehistro sa kanyang illegitimate na anak or non-marital child, pwedeng-pwede po ito. Wala na pong hadlang para gamitin ang apelyido ni tatay. Dos kumpanyeras. Naalala ko na, Attorney Cam, it's act number 3753, yung local Registry of Civil Status Act. Ayan. May katagalan na po kaya napakaliit po ng ang tawag doon ng multa kasi
not ano eh 200 pesos eh, but not more than 500 pesos or kaya naman ay kulong na hanggang 6 months. So ganun po yung kahaba yung kulong, no? Pero syempre hindi mo na mararamdaman yung ano, yung penalty, pero meron ka ng criminal record because yung pag-issue po or pagbibigay po ng pagde-declare ng mga false statements ay isang criminal na kaso na may parusang kulong o multa o kaya naman ay both kulong at multa. Dos kumpanyeras. Attorney Cam, your first question. Ay, ito muna, bigyan ko lang din ng quick ano po, ano yung process, no, na ginagawa. Kapag halimbawa po kayo po ay magpapa-delayed registration. Siyempre meron po itong ano posting na when tinatawag. When you have the requirements. Yes, oh, okay. Nabanggit na ni Panyera kanina, inisa-isa po niya yung mga requirements. So may posting na ito. Bakit po, bakit pinopost po itong mga ganitong application? Siyempre, tinitignan po kung may mag-o-oppose. Yes, kasi nga, may diba? May pagkakataon na Attorney Cam, yung nagpaparehistro pala, registered na ito pala. Correct. Isang criminal, no? Nag-iiba ng pangalan, magpaparehistro na under a different name para makaiwas sa kanyang mga criminal liabilities. So yun, Attorney Cam, next. Yes, at syempre ito po ay ipopost dun po sa bulletin ng city or municipality kung saan po pinanganak. Ayan. Mm-hmm. So importante po ito para ito po ay magsisibling notice sa publiko at kung meron kayong position, meron pong hindi sumasang-ayon dito sa application na to, maaari pong magpunta doon. Yes. So kapag halimbawa kayo dadaan-daan po sa mga bulletin board, silip-silip po kayo. Ayan. Tingnan-tingnan nyo, baka kakilala ninyo. Makimarites diba? Na din kayo. Yan ang legal na marites. Yes. So yun po, from there, doon po magkakaroon na ng sunod-sunod na process ng verification. Yes. May mga pagkakataon po ano, na kung talagang gagawin ng mga taga local civil registrar or so local civil registry ang kanilang trabaho, ay magre-record pa po ng additional documents, no, bilang patunay na kayo nga itong taong ito kasi may pagkakataon na Attorney Cam, hihingan pa ng parang certification mula kay kapitan, no, o kaya naman ay affidavit of two disinterested persons na nakakakilala sa inyo na nakakaalam ng facts of your birth, no, na ito si Rina Seco ay pinanganak sa Walos Bagtingan, Benavista, Marinduque, no? At ito ay pinanganak noong June 10. Wag na nating alamin kung kailan, kung anong taon, no? Para hindi niyo naman mabisto. Dos kumpanyeras. Na ito ay anak nina tatay ganito at nanay Flory. So yung ganong mga detalye, no? Para lang po ma-convince, no, ang local civil registrar na kayo nga itong taong ito. Bakit kailangan ito? Again, para matiyak na hindi niyo ito ginagawa para sa inyong para makaiwas sa inyong mga criminal liabilities. Ayan, Attorney Cam. At ito po, Panyera, meron pang mga iba before, no, yung mga nagpapa-late registration. Mga ang hinihingi sa kanila, of course, yung mga other supplementary documents like mga baptismal certificate. Yes. Yan. Mm-mm. Yung mga negative result na kinuha nila na wala silang record sa PSA. Mm-mm. At ganoon din po, of course, yung kanilang, ito nakakatuwa, yung school records. Titignan din yan. Kasi hindi ka makakapasok kung wala kang birth certificate. Yes. So yun, yung mga requirements na ito, no, yung mga supplemental na kailangan din pong isubmit para mapakita na kayo talaga ay walang record. So napakahalaga po na itong birth certificate, ano, kaya nga po pinapaalala namin sa inyo na kung merong kayong anak o kamag-anak na hindi pa nare-rehistro, make sure, no, na mai-rehistro na ninyo. Yun pong mga hindi nare-rehistro, I mean ipinanganak during the ECQ, MECQ, meron pong isang circular mula sa PSA, Philippine Statistics Authority, na hindi kayo kumbaga ay hindi kayo magbabayad ng penalty kasi may penalty kapag po hindi kayo nagparehistro agad by taon. So ito po mga ipinanganak noong ECQ, MECQ, syempre napakahirap magparehistro noong mga panahong yon, ay hindi po ninyo kailangan magpenalty. I just don't know kung hanggang kailan ang cut-off nito, Attorney Cam, pero hindi naman din kalakihan yung penalty, no? So even po yung mga ipinanganak sa ibang bansa, pwede pa rin po kayong magparehistro. Dos kumpanyeras. Dumadami na, Attorney Cam, ang mga questions at iisa-isahin natin. By the way, kung delayed po yung registration ninyo or late registrant kayo, no? Meron pong ini-stamp doon sa inyong birth certificate na nakalagay delayed
registration. Yun. Mm-hmm. Yeah. Ito, Panyera, may nagtanong dito, paano naman po kung ang delayed ay yung registration ng ano ng kanilang marriage? Ito daw po ba ang question ay valid pa rin po ba ang kasal o hindi? Yun. Siguro yung mga ano po no, yung mga na delayed na pagpaparehistro ng marriage certificate sa PSA, yung mga nakaka-relate po dito no. As long as meron pong essential and yung formal requirements po na tinitingnan ng batas, valid pa rin po no. Doesn't matter kung delayed po ang inyong registration ng marriage certificate. Again po, as long as andun po yung mga consent, of course, yung legal capacity to contract marriage, authority ng solemnizing officer, marriage license, marriage ceremony, so valid pa rin po. As if, no, talagang hindi po ma-invalidate just because na-delayed po ng registration ang inyong marriage certificate sa PSA. May multa po dito ang pinipenalize, ano, ay yung may obligasyon na isubmit ito sa local civil registrar. By the way, binanggit po ni Attorney Cam yung certificate of no record or negative certificate, no? May mga pagkakataon po kasi na merong record sa LCR or local civil registrar pero walang record sa NSO or ngayon ay tinatawag nating PSA. Yung NSO po at PSA, iisa lang yon. NSO po yung dating pangalan, ngayon ay Philippine Statistics Authority, isang ahensya lang sila. Dati NSO, National Statistics Office. So PSA na po ngayon. So may mga pagkakataon na walang record sa PSA no, pag nag-request ka, pero may record sa local civil registrar, yung Certificate of Live Birth. Ito po ang gagawin po ninyo, dudulog po kayo sa local civil registrar at i-request po ninyo na ma-i-forward. No? Yun lang po ang kailangan gawin doon, na ma-i-forward. May ini-stamp sila, Attorney Cam, no, for PSA copy ito, no? I-request lang po ninyo na ma-i-forward ng local civil registrar ang record ninyo sa PSA. Yun po ang ginagawa kapag kayong, di ba, magsisettle ng estate, no? Yung death certificate, hindi pa na ipo-forward, so hindi ka makapagsettle ng estate kasi walang death certificate. So, ipupush po ninyo ang inyong local civil registrar to submit the documents to the Philippine Statistics Authority Office. Dos Compañeras. Yun, katagalan nga yung ibang mga ano attorney Cam, yung ibang mga local civil registrars, no, pasintabi po sa mga nagtatrabaho ng tama. Kung tama po at on time kayo, ay hindi po para sa inyo yung komentaryong ito. Next, attorney Cam. Yun na yung panyera, yung sa may wedding, ikaw na. Sa wedding, okay. Attorney, senior citizen na po ang lola ko pero negative result po sa record ng NSO. Meron naman siyang certificate of live birth galing sa munisipyo. Ang pwedeng gawin? Okay, nabanggit na namin dito. Na-advance ako, Attorney Cam. Ay, meron ding question dito. Si Victorino Guetan Duran. Good evening po, Attorney Rina at Attorney Cam. Paano po magpalit ng kasarian sa birth certificate ng anak ko? Kasi po lalaki, nakalagay sa birth certificate niya ay female. Ayan, nagkamali. Natalakay na po natin ito. Ano? Actually, Attorney Cam, kailangan lang po ninyo. Kung wala po itong naging proseso or sex reassignment na nangyari, ibig sabihin hindi siya nagpa-sex change, hindi produkto ng operasyon, maari po ninyo itong gawin sa pamamagitan lamang ng paghihingi ng certification mula sa isang accredited na physician, accredited doctor na nagsasabi na ito si Rina Seco ay wala itong kasariang panlalaki at ito ay natural born na babae. Ganun lang po yon. Tapos isasubmit po ninyo sa local civil registrar. You don't need a lawyer for that, no? Hindi po ninyo kailangang gumastos ng malaki para dito. Dos Compañeras. May tinatawag na administrative correction of entry, kasama po yan doon sa mga nasasaad doon sa bagong batas. Yung amienda doon sa lumang batas pa. Eto naman, Panyera, paano naman daw po kung halimbawa wala pong PSA ang isang baby. So, need po naming umalis sa ibang bansa, papunta pong Hong Kong. Ano po ang kailangan gawin? So, pag ganito po, no, usually, pag kayo po ay magpapapassport ng mga, alam mo na, bata, tapos 4 months pa lang, wala pa, no, wala pang record sa PSA, humihingi po ng certified true copy ang
ang DFA, nakukunin niyo po sa local civil registrar. So, dun po kasi, tatataka nila yon na ito pong batang to, ay meron talagang certificate, live birth certificate, hindi nga lang na-process pa sa Philippine PSA. Statistics of So, pwede naman po yun. Wala namang problema dun. Pero as much as possible, pinaka magandang proof kasi talaga na isasubmit ninyo, first timer po na mga magpapapassport, kailangan po ng PSA na birth certificate. Mm-hmm. Ito si Cherry Tarayo, Attorney Cam. Thank you very much. Si Cherry Tarayo, good evening po, Attorney Rina and Attorney Cam. Ano po ba ang ibig sabihin ng affidavit of cohabitation purpose for marriage? Pakilinaw po lang kasi yun po ang pinakuha sa amin ng pare. Matagal na po kasi kami, nasa 15 years na kami nagsasama, balak po namin magpakasal ngayong June. Yung iba, sabi, valid po ba ang kasal kapag affidavit of cohabitation lang ang pinakuha ng pare kasi hindi na po kami pinag-seminar ng munisipyo, simbahan na lang daw po ang mag-aasikaso ng marriage license. Actually, no? Ganito po, para sa mga nagsasama na wala namang hadlang para magpakasal, no? Kung kayo po ay nagsasama na for at least 5 years, tuloy-tuloy, walang patlang, walang gap, no? Yung 5 years po na yon na cohabitation na wala namang hadlang para kayo ay makapagpakasal, pareho kayong isang babae at isang lalaki nagsasama bilang mag-asawa, no? Na without the benefit of marriage pero pwedeng magpakasal. Ibig sabihin walang legal impediment to marry, no? Pwede po kayong mag-execute ng affidavit of cohabitation stating, no, that you have been, na kayo ay nagsasama bilang mag-asawa without the benefit of marriage sa loob ng 5 taon tuloy-tuloy at yun po hindi na ninyo kailangan pang kumuha ng marriage license, no? Pareho lang po ang epekto nito, no, kung kayo ay kumuha ng marriage license. Ngayon, wag po kayo magsisinungaling, no? Baka po kasi ay nagkasama na po kami for 5 years kahit hindi pa naman, no? Maari pong ipadeklarang walang visa ang inyong kasal kung kayo ay magsisinungaling at hindi ninyo na-meet yung 5 taong period of cohabitation as required by the law. Dos Kumpanieras. Next, Attorney Cam. Nabanggit mo na ba yung question na ni Victorino Duran? Oh, yes. Ayan, ayan yung ano, no, yung sa correction ng gender. Meron naman dito, yung sinasabi po na bagong batas po, no, tungkol po sa change of name. Ano po ba ito? Paki-clarify naman po kasi gusto ko po magpalit ng pangalan. So pagpalit po ng pangalan, no, ay dadaan po 'yan, no. Meron pong grounds po yung change of name. Ang sinasabi lamang po nung batas po, no, yung clerical error or yung typo error kasi may mga pangalan na talagang mali yung maiba, no. No, pangalan kasi pa pwede na rin gawin. Change your first name at saka your nickname. Of course, we don't register our nicknames, so no. Hindi naman na-re-registro. Pero yung first, yung spelling, no? Yan, yung correction. Spelling, correction, at tawag doon. Clerical errors. Kaya yes. Naman ay mali po ang iba yung pangalan, Carmela, pero ang pangalan mo pala, Norma. Pwede pa rin po yon, no? Yes. Pero ibang usapan kapag De Guzman ang apelido mo na ginagamit, pero ang nakalagay mo sa record ay De Jesus. So magkaiba po yun. You will have to go to court kung para mapalitan yung apelido ninyo. So hindi na ito typographical error. Pero yung birthday, no, kung super obvious na yung birthday ay nagkamali, say January 34, wala namang 34. Baka naman yun ay 24, nagkamali lang. So pwede po itong gawin. O kaya December 25, dapat ay 1997, nakalagay doon 1897. Abay, obvious naman. Dahil, abay, may 100 taon ka na, buhay ka pa. Pero ang itsura mo, mukha pa lang ilang taon ka pa lang. So, yun, pwede po yung mapapalitan. Pero kapag ka-significant na yung papalitan, no? Kakailangan po ninyong dumulog sa korte dahil sinasabi po sa ating family code, sa ating civil code, hindi maaring palitan ang anumang mga impormasyon sa inyong birth certificate kung walang basbas o pahintulot o order mula sa korte.
Dos kumpanyera. Meron kasing panyera na nagtanong, no? Siya ay parang LGBTQ plus A na siya, no, panyera. So, ang pangalan niya talaga ay Norma. So, ang gusto niya, gawing Norman. Yun. So, ganun, no? Kapag ganun nung kasi, nag-try siya na pumunta sa LCR, no? Local Civil Registrar. At yun yung kanyang rason, hindi siya pinayagan, no? Kasi nga significant pa rin yung name na yun, no? Norma to Norman. So, yun. So again po, clerical typographical error, kailangan niyo po mapatunayan na it's actually a typographical error, not actually on your, wala lang, gusto niyo lang. Okay. Yes, okay. So, paano po yung asawa? Okay, ito yung pangalan, Attorney Ka. May question dito before we pass for commercial. Sasagutin natin to sa pagbabalik. Pero itatanong ko na, paano po yung asawa mo? Ay, wala po ang asawa. Paano po kung ang asawa mo ay iba ang pangalan ginamit sa pagpapakasal? Aba? Hindi po yung registered name niya. Ay. Tapos nakakuha po siya ng sinomar at nagpakasal ng pangalawa pa. Valid po ba yung kasal? At syempre, meron pang tanong, yun po bang namatay ay pwede pang iparehistro? Wala po kasi siyang birth certificate. O yan. Sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. At syempre, may mga questions pa dito. Magandang gabi sa iyo, Teresa Arce. Angelito Ronquillo, meron tayo, sasagutin natin yung question mo pagbabalik natin. Peter Albia, si Herminio Villaluz, at syempre kay etong si Wilson Aldean may tanong. At sino pa yung mga attorney ka? Ito, Amelia Garcia, Grace Recta, Jinky Andrade, Roxanne Costa, magandang gabi po. Ayan, si Charo Abraham, Wilfredo Sinense, watching from Taguig, Talugtug, Nueva Ecija. At yes, ganun din po sa mga iba pang nanonood. Mamaya babatiin po namin. Yes, and of course, Ate Cherry Rose Oricia, sasama ko na din ang ate ko, Ate Cathy Seco, Ate Joanne Serrano, and Ate Sherry Marasigan. Magandang gabi sa inyo. At syempre, yung mga nanonood pa sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, Admiral Toto Goles, maraming salamat po sa pasalubong natanggap ko po. Thank you very much. Dos Kumpanyeras. Michael Bay and Chia Laron, magandang gabi sa inyo. Magbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Again, ang ating DZRH Malakasyak promo question. Attorney Cam. Ito, anong dokumento ang dapat i-submit sa local civil registrar kung walang entry na surname o may iba pang kulang na impormasyon sa birth certificate? Mm-hmm. At syempre, no, sasagutin po natin yung kasagutan. I mean, bibigyan natin ang kasagutan yan sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala? It's 7:17 in the evening. Diyan lamang po kayo. Dos Kumpanyeras. This time, Kumpanyeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin ano yung tungkol sa delayed registration. May makagataon na Attorney Cam na naiparehistro, kulang ang apelido. Mm-hmm. Ayan. O kaya naman, Bebe Girl. Nakalagay doon, Bebe Girl. Uh-oh. Or Bebe Boy. Ganun lang nakalagay. Kapag kaganito, ano ba yung pwede ninyong gawin? Actually, ang kailangan po ninyo, hindi po ninyo kailangan ng abogado, ha? Although, no, meron pong affidavit na ini-execute. Yung affidavit kasi, ipapanotarize nyo lang. Pero hindi po kailangan, no, ng abogado, as in magsampa ng kaso sa korte. Hindi nyo rin kailangan magbayad ng professional fee. Ipapanotaryo lang po yung affidavit of tinatawag nating supplemental report. So, ibig sabihin, dagdag na impormasyon, no? Pero sa gagawin ninyo ito sa pamamagitan ng pag-execute ng affidavit, syempre kailangan po ninyo, no, ng mga supporting documents, patunay na ito nga yung, halimbawa kulang sa apelido, na ito nga yung apelido ninyo. Anong pwede ninyong i-present, no? Yung marriage certificate ng inyong magulang o birth certificate ng inyong mga kapatid, dahil syempre natural magka-apelido kayo ng kapatid ninyo, maliban na lamang po kung magkaiba kayo ng tatay, no? In which case, yung kapatid na puro, yun po ang gagamitin ninyo, no? O kaya naman ay iba pang mga patunay, no, na yun nga ang inyong apelido. Ayan. Dos Kumpanyeras. Yung pong question ni Ginoong Aldea ay pakiramdam ko hindi ko dapat sagutin on the air dahil medyo sensitive po. Pero hayaan po ninyo at imi-message ko kayo ng personal
personal, no? Bilang sagot sa inyong katanungan, no? Si ito kasi yung mother niya ay pumanaw na, ang tatay niya ay 92 years old, bedridden at blind pa. Yung birth certificate ni tatay, late registered noon, ay nakalagay married kahit hindi sila kasal. Sasagutin ko po yan off the air, no? But before we pause for commercial, we have meron tayong mga questions sa Attorney Cam yung tungkol doon sa namatay na, ay pwede pa bang iparehistro? Yes, no, pwede pa rin pong iparehistro kahit namatay na, no. Ang importante lamang po yung nagpaparehistro para sa kanya ay buhay pa. Yun lang po yung requirement doon. At makapagpapatunay, no, na meron ng ganitong taong nag-i-exist, no, pwede po kayong humingi ng affidavit mula sa inyong kapitbahay, sa mga personal na nakakakilala sa kanya. Pwede din po certification mula sa barangay, no? So lahat po ng posibleng dokumento na posibleng lahat po ng dokumento na posibleng magbigay linaw na itong taong ito bagaman at namatay na ay nag-exist, na buhay, no? Eh pwede po ninyong gamitin para sa pagpapatunay na meron ng taong ganito na nabuhay at nag-exist. Dos kumpan. Importante po ito. Bakit? Kasi kapag ka po meron siyang mga properties na kailangan na malilipat sa inyo pa sa bahagi po ng mamanahin, no? Kailangan po ng dokumento, no? Syempre hindi siya ma-issue ng death certificate without the birth certificate. So importante po ito dahil yung mga dokumentong ito hahanapin po kapag ka po kayo ay nagsettle ng estate, hahanapin po yan sa BIR o kaya naman kung meron pong will o yung tinatawag nating last will and testament, no, yun po ay gagamit yung mga dokumentong ito, gagamitin po natin sa probate, no, yung pagpapa-approve, no, para mapahintulutan na ma-execute po yung mga recital, no, yung mga pagbibigay na ginawa ng namatay doon sa kanyang will. Dos kumpan. In fact, for tracing, eto na, Attorney Cam, mm-hmm, for tracing of your citizenship, no, importante din po yung birth certificate, no? So napakahalaga ng birth certificate or ng birth records, Attorney Cam. Ayan. Ito, may question din dito. Pwede po bang magpa-late registration kung meron pong mali sa birth certificate? So, hindi po, no? Hindi po sagot ang delayed registration kung may mali sa birth certificate. So, kung may mali po, iba po yung proseso. Ayan. At kung halimbawa may kulang, iba rin po ang proseso. At kung wala po kayong birth certificate, that's the time na kayo po ay magpapa-late registration. Mm-hmm. So, kung mali po, correction. Petition for correction, for clerical, kung may mga clerical errors, like yung mga sinabi nga namin kanina, mali yung mga dates sa inyong birthday, o kaya naman mali din po yung inyong kasarian, pwede na po makorek yan. Pero kung kulang po, no, supplemental, affidavit of supplemental report, yan po ang kailangan ninyo. Yes. Ito my question, Attorney Cam, before we pass for commercial, yung ang asawa niya, no, hindi po ako. Ang asawa ko po ay may ibang pangalang ginamit sa pagpapakasal. Hindi po yung registered name niya at nakakuha po siya ng sinumar na, at nakapagpakasal ng pangalawa pa. Valid po ba ang kasal? Yung pong second marriage, syempre, hindi po yun valid dahil po yun ay bigamos, mm-hmm, no? Dahil syempre, kailangan mo muna na ipadeklara, yes, o ipaanal ang inyong unang kasal, bagaman at ibang impormasyon ng mga ginamit doon, no? Kailangan munang ipadeclare na void o kaya naman ay ipanalify bago ka makapag-asawa. Otherwise, no, kahit pa later on ma-declare na void o mapawalang visa ang inyong kasal sa unang kasal, hindi po, no, na-validate yung void na marriage for being bigamous. Mm-hmm. Now, the question is, kung yun bang first marriage ay valid, no? Yung first marriage, bagaman po at gumamit siya ng ibang identity, ibang pangalan, it doesn't invalidate yung pong pagkakaroon ng ibang pangalan, no? For as long as the same kumbaga, same person, hindi po yun ground para ideklarang walang visa ang kasal. Valid pa rin po yun, no? Now, the question is, ito ba ay nagko-constitute ng fraud na pwedeng maging basehan para sa annulment of marriage? Pero kasi, Attorney Cam, no,
pagdating sa usapin ng fraud, no, for purposes of annulment of marriage, hindi pa rin siya pumapasok doon eh. Mm-hmm. Kasi yung fraud na sinasabi doon ay pag ang tawag doon, may sexually transmissible disease, mm-hmm, o kaya naman ay fraud as in hindi kayang, you know, cannot perform, hindi kayang i-consummate yung marriage, ano pa ba? Yung other fraud, no? Mm-hmm. Homosexuality, mm-hmm, yung mga yan po yun. Pero hindi po sinabi doon na gumamit ng ibang pangalan. Mm-hmm. As long as ma-identify pa rin po ninyo, mm-hmm, the same person, mm-hmm, valid basta, pa rin po. Basta wala pong mistaken identity. Hindi mistaken, mm-hmm, identity. Ayan. Dos compañeras. Kaya yung mga peking birth certificate na nakukuha kung saan-saan attorney cam, yun yung nagiging problema eh. Ayan. Mm-hmm. Pagkatapos yung iba naman, bagaman at totoo yung kanilang certificate, mm-hmm, eh pineke lang pala ang mga impormasyon, kagaya ng mga foreigner daw na nakakapagparegister bilang mga Pinoy dahil may mga kakontraba sa mga local civil registrar's office. Ayun ang matinding problema natin. Dos compañeras. Magandang gabi po muna, Wilfredo Sinense, Roxanne Coso, Jenky Parley Andrade, Ma'am Grace Recta, Tita Ami Mireflor Garcia, Kenneth Arevalo, Mami Jovita Adami, kayin din Renato C. Ramel Maluto, at Romel Kayabyab, Eduardo Narvaez, Kenneth Arevalo, Jason Abulancia, Maricor Angeles, at ating nagsisilbing PA si Gael Enriquez. Magandang gabi po, Vernilio Shanoza Nangas, Masilay City, Negros Occidental. Ganun din po kay Jojo Wang Thai. Oh, nakikinig sa atin ha. Si Jojo Wang Thai. Wala pong restriction ito sa mga Chinese, ha. Pwede pong makinig. At manood. Ronald Tumbaga na Olang Kapusiti, Shera Madre, magandang gabi po. At si Anthony Abrenica, magandang gabi rin po sa lahat po ng mga nakatutok. Yung mga sumali po sa atin sa Dos Compañeras Malakas online promo, kayo po ba ay nag-PM na sa aming DZRH Dos Compañeras? Mamili ka na, panyera, ng iyong panalo. Sorry. Para po manalo po ng 500 pesos. So, ayan, sa tanong na. Ito na, sa tanong na para sa ating Malakas online promo. Ayan, wait lang, panyera. Sa tanong na, mm-hmm, anong dokumento ang dapat na isabit sa local civil register kung take two? Mm-hmm. Anong dokumento ang dapat na isubmit sa local civil registrar kung walang entry ng surname o may iba pang kulang na impormasyon sa birth certificate? At ang sagot po ay affidavit of supplemental report. Okay, congratulations sa iyo, Ellen Fernandez, nanalo ka ng 500 pesos. Ayan. Tasa na nga ba yun? Ayan. Congratulations! Congratulations sa inyo, Herminia Albuna. Magandang gabi po at lahat ng mga nanood, nakinig sa atin ngayong gabi. Thank you very much. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel, same social media platforms. At syempre, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa programang Dos Compañeras. Napakataas natin sa survey, Atty. Cam. Number one tayo sa ating time slot. Thank you very much. Mas mataas ito kumpara doon sa mga previous surveys, Atty. Cam. So, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo at pagsuporta sa programang Dos Compañeras. Nakasama po natin tonight si Norman Moraga and of course ang ating mga nag-a-assist sa ating mga listeners na nag-a-assist, mga online PAs, kay Ellen Kenneth Arevalo and si Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, tumutulong na din. Kami naman po ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.